Kailangan natin ng tissue bawat isang brand para malaman natin yung absorbency nila. So, magsa-start tayo kay brand A. Tingnan natin kung na-absorb ba niya yung water na nilagay natin. So, tingnan niyo mabuti ha. Okay. Okay, so, basa siya. So, hindi talaga siya ganun. Hindi na talaga na-absorb yung water. Okay. Next, si brand B. Op! Sobrang basa siya, si brand B. Kumpara kay brand A, ha? Sobrang basa. Pareho lang din siya nabasa. Nabasa. Okay, next. Taka, punasan lang natin yung kamay natin. So, mas madali siyang mag-leak. Tendency, madali ka matatagusan. Lalo na kapag heavy flow ka talaga. So, ang mangyayari dyan, kapag hindi siya absorbent, palit ka ng palit. So, magastos. Next, kay brand C. Check natin. Okay, so ito, basa din siya. Hindi siya ganun na absorb. And si Moments, no? Moments napkin. Wow! Tuyong-tuyo. Tuyong-tuyo siya. So isa sa mga ipapakita ko sa inyo no na kung bakit sobrang beneficial itong Moments no. So ipapakita ko sa inyo yung kinaibahan niya. Ano bang meron kay Moments Anion sanitary pads no? Sa ano bang pinagkaiba niya sa lahat ng commercialized brand na pads or conventional pads na naka-out sa market. Okay? So, umpisahan natin, no? So, dito pa lang, so makikita nyo, meron tayong tatlong klase ng conventional pads dito sa table. So, makikita nyo. Ngayon, papakita ko muna yung mismong nilalaman nito and malalaman natin na pagdating sa absorbency, no? Malalaman natin kung alin ba sa mga pads ang dapat alin sa mga pads yung talagang masasabi mong absorbent. Diba? Okay. So, dito, ang Moments Anion sanitary napkin, no? Makikita nyo, naka-pack talaga siya. Sealed talaga siya. Silado talaga siya. So, hindi siya madaling dapuan ng bacteria or anything na pwedeng pumasok, no? So, talagang sealed talaga siya. And, ang maganda pa dito sa Moments, meron siyang expiration date. So, malalaman mo na talagang hindi mo na siya pwedeng gamitin or expired na siya. So, dito matagal. July 2023 pa. So, alam mo na magagamit mo pa siya at mahaba pang expiry date niya. So, pag gusto mong kumuha, kuha ka lang. Tapos, pwede mo din siyang isara. Okay? Ayan. So, since naipakita ko na sa inyo ngayon, eto, manipis lang siya, diba? So, may mga conventional pads na makapal, ganon. Pero ang tanong, sa tingin nyo ba yung makapal na pads na yon, na conventional pads, ibig sabihin ba nun absorbent na? Or, pag manipis, hindi na absorbent? Ano sa tingin nyo? So, pwede nyo i-research, no? Or try nyo kapag habang ginagawa ko, pwede nyo rin gawin kung gusto nyo talagang malaman, no? Yung talagang nilalaman ng pads nyo. Anyway, ayan. So, dito makikita nyo din, silado din siya. Okay? Pero manipis tong Moments, no? So, ngayon, bubuksan natin para makita natin kung talagang itsura niya para may idea din kayo. Okay, so yan.
Disney. Naalala ko noon, kaya nung hindi ko pa nakikilala yung moments, talagang, yun nga, nakwento ko nga kanina, talagang humihiga pa talaga ako sa sahig, sa sobrang sakit pagka meron akong dysmenorrhea. And hindi rin maintindihan ng kasama namin sa bahay, yung talagang first time niya daw kasi makakita nung humihiga pa talaga sa sahig sa sobrang sakit. Pero I'm sure marami sa atin, lalo na sa mga nakaka-experience ng severe dysmenorrhea, talagang hindi na makabangon o iba nagpa-faint pa nga eh. I'm sure meron po sa mga viewers natin na nakaka-experience din at nakaka-relate. Diba? So yeah. So according sa research na ito, yung pinaka sensitive part ng skin natin. So dito pa lang, sa first layer pa lang po, sa conventional pads, kung matatry mo, no, kung kayo po ay gusto nyo rin masubukan or para may idea kayo, ito po, no, pag pinifeel mo siya, ano siya, magaspang, no? So, isa sa mga nagustuhan ko sa moments, hindi siya irritable. Hindi ako nakaka-experience ng discomfort pag suot ko na itong moments anaya napkin. So, ito yung mga nagustuhan ko. Soft cotton cover kasi siya. So, hindi siya yung magaspang, no? Yung first layer, parang gasa. In short, gasa, made of gasa talaga siya. Kaya, hindi siya makate. At talagang hindi ka makaka-experience ng irritations. Kasi usually, sa mga ano, based on my experience, no, meron akong isang brand na ginagamit before na talagang lagi ako nakangati. So, yun yung pinaka kinaiinisan ko, no. No, kaya nakaka-experience ako ng discomfort kapag kasuot ko yung pad na yun. So, hindi mo maiwasan na, alam mo yun, pag-galaw-galaw ka dahil nakangati ka, diba? So, yun. So, dito, para malaman natin yung absorbency niya. So, isa kasi sa tinitignan ng natin yung kung absorbent ba siya, yung talagang hindi mo ma-experience na matatagusan ka. Kasi isa sa mga ayaw na mga kababaihan yung matagusan. Siyempre, kapag paano pag halimbawa puti yung suot mo na pants, di ba? Tapos makikita may tagos. So, ngayon, ang gagawin natin, lahat po yung tatlong conventional pads, lalagyan din po natin ng 50cc ng water. Okay? So, nilagyan lang po natin to ng kulay para at least mas makita natin. And lalagyan din natin yung Moments Anion napkin din. So, isa-isa po natin lalagyan. So, you see brand A, B, C, and C Moments. Okay? So, umpisahan na natin para at least may idea tayo. So, dito, ipapakita ko lang sa inyo yung absorbency nga. So, malalaman natin, no, kung makapal ba yung pads na yon, absorbent ba, o kahit manipis, absorbent din ba? Malalaman natin. Kasi yung Moments napkin ay manipis lang, pero dito natin malalaman kung super absorbent ba siya. At bakit highly recommended ko ang Moments. So, umpisahan na natin sa brand A. Ayan, abangan nyo yung mga susunod na na video natin para makita nyo kung pinaka-nilalaman na to. Okay, sa brand A. Ayan, binuhusan na natin siya ng water. Nalaman natin kung talagang ma-absorb niya. Brand B. Again, 50cc po yung nilagay natin dito, no? Alam nyo ba, guys, na according sa research, na-discover ko lang din, no? Nung ni-research ko kung ano ba talagang nilalaman ng pads, conventional pads, nalaman ko na gawa pala to sa recycled paper. Okay? Bleach pala siya. Chemically bleach pala lahat ang mga conventional pads na naka-out sa market. Kaya nung nalaman ko yun, sobrang hindi na talaga ako bumalik sa dating conventional pad na ginagamit ko. Kaya nag-shift ako sa Moments Anion napkin.
Okay, si, nalagyan ko na si brand A, brand B, and brand C. Ngayon naman, lalagyan na rin natin si moments. Okay, 50cc po ng water ang nilagay natin. Okay. Si moments naman, yung first layer nabanggit ko kanina, gasa po siya, no? Kaya cotton layer talaga siya. So, hindi siya nakaka-irritate sa skin, ibig ko sabihin. And, yung mga succeeding layers, yung mga susunod na layers ng moments, sterilized talaga halos lahat. So, kaya yung isa sa mga nagustuhan ko, all natural talaga siya, and biodegradable, yung moments napkin. While, yung mga conventional pads, gawa po siya sa recycled materials and chemically bleached pa siya. So, kaya hindi siya, para sa akin yung conventional pads, masasabi ko na maaring mag-cause din ng reproductive health problems in later on kapag patuloy kang gumagamit ng conventional pads. Okay. Ngayon, tatestan natin yung absorbency nila. So, kailangan natin ng tissue bawat isang brand para malaman natin yung absorbency nila. So, magsa-start tayo kay brand A. Tignan natin kung na-absorb ba niya yung water na nilagay natin. So, tignan niyo mabuti ha. Okay. Okay, so, basta siya. So, hindi talaga siya ganun. Hindi na talaga na-absorb yung water. Okay? Next, si brand B. Oh! Sobrang basa siya, si brand B. Kumpara kay brand A, ha? Sobrang basa. Pareho lang din sila nabasa. Nabasa. Okay, next. Takapunasan lang natin yung kamay natin. So, mas madbilis siyang mag-leak. Tendency, madali ka matatagusan. Lalo na kapag heavy flow ka talaga. So, ang mangyayari dyan, kapag hindi siya absorbent, palit ka ng palit. So, magastos. Next, kay brand C. Check natin. Okay, so ito, basa din siya. Hindi siya ganun na-absorb. And, si moments, no? Moments napkin. Wow! Tuyong-tuyo. Tuyong-tuyo siya. Galing! Pero dito, nabasa po yung kay brand C. Brand B, grabe. As in, basang-basa po yung tissue. And ganun din po kay brand A. So, hindi po makikita nyo na kagad. So, at least nakikita nyo mismo, no? Hindi po ganun ka-absorbent. Pero while dito, manipis lang po si ang moments anayon sa sanitary napkin. Pero, na-absorb po talaga nga. No? Kitang-kita nyo talagang tuyo pa yung tissue. So, isa sa mga nagustuhan ko, again, una, soft yung first layer, kaya hindi siya nakakairita. Pangalawa, strong yung absorbent capacity ng moments anayon napkin. And, pangatlo, isa sa mga nagustuhan ko, dahil sa all natural yung mga materials na ginamit dito, panatag ako na hindi ako magkakaroon ng any inflammations or irritations. Hindi ako dahil din sa second layer nito, no, yung anion, yung negative ion strip, no. Again, ito po may negative ion strip and may far infrared po to na napkin or pads. Okay? So, guys, hopefully, no,
tong video na to makatulong, and sa mga sa video na ia-upload ko sa susunod, ito naman makikita niyo kung talaga nilalaman ng conventional pads and yung mama's napkin, no? So sa conventional pads, guys, ito 'di ba? Nasabi ko na yung unang layer nito is made of plastic, kaya mainit. Kaya sinasabi ko na sobrang nakakairita, no, pag suot mo na mainit talaga siya kasi gawa siya sa plastic, no. Gawa po siya sa recycled materials. Kaya tapos na bleach pa, no, ng chemical. So kaya hindi siya ganoon ka masasabi ko na talagang maaari mag-cause ng irritations. And lahat po ng lalaman nito, meron po siyang gel. Yung gel po nito ay chemical gel din po na pag pumasok sa loob ng katawan mo, maaari din mag-cause ng reproductive health problems. And kaya po mainit, no? Isa po yun nangyayari na hindi nagpo-flow ng maayos yung blood kasi nga yung last layer po ng conventional pads is tawag dito made of plastic, no? Kapag plastic, so hindi nakakahinga na mabuti, no? Kailangan breathable, no? Kaya nangyayari nagkakaroon ng pangangati kasi nga yun nga hindi nga nakakahinga na mabuti yung pads, so naiipon yung dumi, no? So yung last layer nito is made of industrial glue, yung glue na nilagay nila sa last part or last layer ng conventional pads. Unlike sa moments napkin, so ipapakita ko rin, no, sa moments napkin, yung last layer nito is food grade gum siya na hindi pa, na pagka binasa mo, basain natin, no, na ano siya, natatanggal na yung ano, hindi na siya dumidikit. Kasi 'di ba unlike sa ano, sa conventional pads na kapag binasa mo, ganun pa rin, madikit pa rin siya. Kaya naiiwan yung ano niya, yung glue niya sa underwear na nagko-cause pa ng unwanted bacteria or na pwedeng maiwan doon na magstay. So again, at least kahit papaano, na-idea na kayo, no, na makakatulong, no, kung bakit best recommended ko yung paggamit ng moments na yon, napkin, no, kapag may period po kayo and kung nakaka-experience kayo ng dysmenorrhea. So hopefully, no, tong video na to nakatulong sa inyo, and don't forget to subscribe to My Body Store YouTube channel for more updates, for more videos to be uploaded, no? At para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ipopost namin. And of course, hit the notification bell para po kayo ay laging manonotify agad once na may bagong uploaded na video.